gawain ng mga armature, ano bang mga kailangan natin bago tayo magsimula makapag-rewind? So kailangan natin ng Mylar. Ayan. Kailangan natin ng copper wire. Ayan, pakita ko lang sa inyo yung mga ano kailangan natin para tayo makapagsimula mag-rewind. Copper wire. Tapos commutator. Ayan. Ito yung mga kailangan natin na bago tayo makapag-rewind ng isang armature. So itong armature, ito yun, mga na-rewind na namin to. Ayan. So ito yun siya, commutator, ito yung wire. Ayan. Tapos kailangan din natin ng varnish. Ayan. So paano ba mag-rewind? Yun ang tanong ng iba. Paano nga ba mag-rewind? So ang pag-rewind natin, unahin natin to. Pag na check na natin nasira to, karamihan ito yung sira. Makikita nyo dito, nangingitim. Tapos kung i-tester nyo, sunog siya. Ayan, dito. Tapos ito rin, yung commutator na to, karamihan ito umaangat to. Yung isa nyan umaangat. O kung ilan man dyan, pag nakita nyo may angat na yan, hindi na maganda. Kung mapapansin nyo yung armature nyo, yung mga tools nyo, pag malakas na yung spark ng carbon, ito yung kadalasan yung nasisira. Umaangat to. Kaya pag umikot siyang ganyan, malakas na yung kain niya ng carbon. So hindi na rin siya maganda nun. Kaya yun yung mga i-rewind natin. Kahit buo to, okay to yung winding nyo, pag ito nang sira, kailangan pa rin natin i-rewind. Kasi tatanggalin natin dito isa-isa bago natin mapalitan to. Linisin natin yan, alisin natin to, para isalpak natin to ang bago. So ang challenge dito, kaya medyo mahal magpa-rewind, matagal kasi gagawin to. Linisin mo to isa-isa yung mga slots na yan bago mo latagan ng wire. Yan, ito. Kaya kung napapansin nyo, maliliit lang. Mahirap linisin. Kasi yung iba, nagpapalit na lang ng mga bagong replacement lang. Pero yung pagkaiba kasi ng mga replacement tsaka mga original armature nyo, ito matibay to. Yan. Yan. Ang mga replacement kasi, malambot yung bakal. Pag ito nasisira, wala na, kahit ayos pa yan, kasi dudulas na lang yan, iikot na lang siya, wala na siyang lakas. Kaya ang iba mas gusto pa rin rewind, basta sa maayos lang na rewinding shop, para ito magagamit to, original pa. Ito lang naman yung papalitan eh, yung bakal niya okay pa yan. So yun. So, paano ba mag-rewind? Paano ba magsimula mag-rewind? So, ang kailangan natin, pag nasira to, kuhanan mo ng data. Bago mo tanggalin to, kuhanan mo muna ng data. Kasi paano mo naman ibabalik yung original niya kung hindi mo siya makuha ng data. Ayan. Para yung mga armature, iba-iba yung data niyan. Kaya pag kumuha kayo ng data, huwag nyo gayahin yung isa lang. Kahit mga tools na yan, pwede nyo gayahin kung same brand, same model. Ayan. Alright, so yan ang basic natin na kailangan para tayo makapag-rewind ng armature. Ipapakita ko sa inyo yung paano maglinis ng armature tsaka pag lagay na ng wire. Kung napapansin nyo sa rewind namin, pakpakita ko lang ah. Kaya nasasabi ko sa iba na mas matibay yung rewind namin kumpara mo sa original na mga replacement. Kasi ito, ito yung original. Ay, ito yung armature na replacement lang. Kung napapansin nyo po, ayan o. Ang daming butas-butas nyan. Possible na papasok halimbawa yung bato dyan,
kaya tubig. Yan. So nagkakaroon siya ng shortage. Mabilis tsaka masugatan yung winding, tapos magkadikit yan, wala na. Kakaroon na sunog. So kung para mo yung sa rewind namin, ito yung rewind namin. Ayan. Di ba napapansin yung walang butas yan? Makinis siya. Ayan. Kahit basahin mo yan ng tubig, pupukin mo man siya, tatamaan ng bato. Hindi kasi maiwasan, may butas yung yung armature na singawan ng fan. Minsan nakakapasok yan, tumatalsik yung maliliit na bato. So ito, pag na, kahit natalsikan to, hindi yan basta-basta kasi nilalagyan namin ng epoxy. Yun yung protection ng epoxy. Kahit napasukan man ng tubig yan, pakatigas yan yun. Kung napapansin nyo. Kaya lang hindi nyo lang masyado napapansin kasi clear epoxy ang nilalagay namin dyan. Tapos binibake pa namin to. Sobrang tigas yan. Kahit busa ng tubig yan, hindi yan papasukin. Kaya kumpara mo dito, ayan o. Oh, napapansin nyo yung mga butas-butas na yan. Ayan. Ito original to. Ito yung rewind namin. Ayan. So yun. Kasi ito walang epoxy gamit eh. Dahil yung epoxy, napakamahal din. Kaya yung iba hindi na ginagamitan. Dahil nabibinta nila ng mura. So, mahina din yung quality. Sa amin naman, magyan pa namin ng epoxy yan. Clear epoxy. Tapos yung wire naman, bago nyo kuhanan to, bago nyo linisin to, sukatan nyo kung anong size ng wire. Tsaka kung ilang turns to bawat slot para mabalik nyo sa original. Marami kasing klase yung wire eh. Ayan. So yun, mga kabutingting ang pagre-rewind ng mga armature. Ayan. So ulitin ko, kailangan nyo ng mylar, kailangan nyo ng wire, kailangan nyo ng commutator. Ang iba hindi talaga kabisado to eh. Kaya ang iba, pag sinabing sirato, akala nila hindi na magagawa. Kaya nagtataka sila pag nakita nila sa amin, napapalitan para to. Kasi hindi naman nare-repair to eh. Dahil once na umangat to, wala yan. Hindi mo na kahit repairin mo yan, aangat pa rin yan. Alalo na pala kung gumagamit kayo ng medyo matigas na carbon, iwasan din natin yun. Dapat yung carbon yung nagagamitin, yung malambot lang siya. Kasi ang sisirain ng carbon na matigas ito. Di baling medyo pumalit lang kayo ng mga carbon, napupudpud lang naman yun eh, kasi umiikot dito yun. Yung malambot lang, para pag umiikot sa smooth lang siya, gagasgasin na yung carbon. Matagal naman maubos eh, magkano lang naman yung carbon. Mas mura eh, kumpara mo magpa-rewind ka. Yung carbon para dito sa mga armature na yan. Ayan. So yun lang mga kabutingting. Sana mayroon kayong matutunan. May nag-request kasi sa akin na paano daw mag-rewind ng mga armature ng mga tools. Ito naman, pag natutunan mo to kahit isa na armature, alam mo na yan, pwede ka na sa drill, grinder, cut-off saw, jackhammer, mga chipping gun. Ganito lahat yan. Ganito lahat yung laman yan. Lang mga kabutingting, sana mayroong naman kayong natutunan sa konting masishare ko sa pag-vlog na to. Salamat.